doctor lang ako. Ha? Okay. So, sa magandang hapon po sa ating lahat, o araw, sa ibang mga nakikinig sa atin, minsan, ibang, ano, umaga, no? So, magandang araw sa ating lahat. At sabi nga Ate Cory, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, at basta abutan kayo ng anumang panahon dyan sa inyong mga kinalalagyan, ay binabati namin kayo mula po sa Kakabdi Online. At ngayon ang ating mga kasama, walang iba kung hindi ang ating paboritong si Doktora Gloria Itchel. Magandang araw po, ma'am. Ay, magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig. Okay. So, Doktora, tayo po ay mapapakinggan via internet at saka sa lahat ng sulok ng mundo. At i-click lang nila yung ating www.kakampi.org and maririnig tayo doon. Okay. At may live streaming din po tayo. Okay. At mapapakinggan tayo ng buong Pilipinas at buong mundo. So, Doktora, remember yung ating report on dun sa sexuality natin, spirituality and sexuality ng mga OFWs, di ba? At ikaw ang nag-report ng isang mga problema kinakaharap ng ating mga kababayang OFWs, particularly yung mga kababaihan. So, Doktora, sa iyo pagkakataon, ano ba yung mga nakita natin na kinukonsulta sa'yo? Oh, yung mga kinukonsulta dun sa akin nung una ako magpunta. Kasi, alam mo naman ang aking ano, sa OB-GYN, no? Moral Reproductive Health. So, kalimitan ng mga na-encuentro ko nung special nung una, ay may kinalaman sa seksualidad. Karamihan sa kanila, ang nagiging problema, yung nandiyan ang mayroong mga kaya nando doon, may mga katanungan na nung maliit sila, nagkaroon sila ng childhood trauma, in fact, I have about 3 or 4 na nagka-problema din ang kanilang sexuality kasi at the time na maliit pa sila, either na molestia o na rape ng bata pa sila. Ito yung mga OFWs natin, ha? Mga OFWs to. So, saan nakabase yan, Doktora? Hong Kong. Ah, sa Hong Kong. Okay, go ahead. Oo, sa Hong Kong. Kasi nakabase ako ngayon sa Hong Kong. Mm-hmm. I go there about every quarter. Mm-hmm. Stay there for 10 days. Pero yung 8 days ko doon, nakatutok ako sa mga domestic helpers na binibigyan ko sa free consultation. No? Mm-hmm. At isang problema na yan. Tapos, isang problema pa na ano, yung sexual harassment. Mm-hmm. Minsan, hindi nga, rape pa rin eh. In fact, mayroon ako isang kaso na ang sabi niya, yung amo niyang babae, may sakit. Hindi yung babae. Mm-hmm. Pero yung babae mismo na nag-request, kung pwede, siya muna, ang surrogate wife. Ah, okay. Meron palang ganon. Oo. Alam mo, isa kultura ng chicken eh. Uh-huh. Siya, sabi ko, bakit hindi ka, bakit ka pumapayag? Sabi niya, paano naman, doktora, kung hindi ako papayag, ako mati-terminate. What will happen? Yung mga ganon ba, napakahirap eh. Mm-hmm. So, isa yon. Pagkatapos, meron pag isa na, sabi niya, masasakit ang buong katawan ko, hirap-hirap na ako. Sabi ko, ano problema mo? Wala daw siyang problema. Pero habang kinakausap ko siya, eventually, bigla mo niya. Tapos sabi niya, nare-rape daw siya ng ano niya. Ng kanyang amo. Ng amo. Na hindi naman din siya makatanggi kasi, yun nga, kung magsusumbag sa babae, makapalit din siya. Mm-hmm. Sabi ko, paano yan? Paano kung magbuntis siya? Yun nga, isang winawari niya. Pero ayaw pa rin niya umalis. Kasi isa pa yun, umaating pamilya niya dito, na kailangan padahan niya ng pera. Mm-hmm. May mga iba naman na hindi masabi sa akin ng personal, pero kasi meron, alam mo, kaya meron akong health forum, meron akong sumusulat ako. Actually, nung una sumusulat ako ng articles, pero siguro nung makita ng mga domestic helpers na very, very, very informative yung mga materials, nagsimula na silang magpadala sa akin ng sulat via email. Oo. So, pwede namin yung mga basahin? Ha? Oo. Yung mga yan? Mahina. Pwede natin yan basahin dito sa ating programa? Eh, hindi ngayon panahon? Kasi hindi nakahanda. O sa susunod ng mga panahon, Doktora? Oo. Pero yung mga sulat na sa akin, again, isang problema naman ang may asawa, yung pag-movie dito, no? Anong dapat nilang gawin? Ang isang naging problema is, ako tawagin yung home sexness, no? Home sexness? Home sexness ang tawag nila doon, no?
Oo, yun eh, invento na rin ng mga ngayon, mga of the values. Uh-huh. Yung pangungulila, matindi yung pangungulila sa kanilang mahal sa buhay habang nasa malayo. Mm-hmm. No? Mm-hmm. So, pagdating dito, ang nagiging problema naman, dapat undihanan mo niya mga yan. Siyempre. Eh, nagiging problema, hindi kagad makapunta ro kasi ang nagiging problema, hindi lamang pakipagtali, kundi may agsa-agsa ang problema niya, problema sa bahay, problema sa pamilya, mm-hmm. problema sa utang. So, nawawala yung kanyang... Oo, nawawala. Kasi bakit ganun, doktora? Hindi ako makarit ng climax. Mm-hmm. Ba? Para tapos ang mister, parang walang gana. Na, kung titignan mo, sabi ko nung una, bakit ganito ang mga sulat nila sa akin, no? Dahil, parang ako si Maggie Holmes, eh. Oo, I should really have to feel... parang sabi ko, bakit ganito? Nakatuto kami sa sex, no? Mm-hmm. Pero, on the other hand, sabi ko, hindi naman susulat itong mga ito sa akin ng ganong ka-bold. Ganong uh-huh. ka-intimate. So, yung sabihin, pinagkakatiwalaan ka nila. Oo, kung hindi na talaga problema. Mm-hmm. Kaya sabi ko, I think I should answer. Uh-huh. So, sumasagot naman ako, dahil... nakikita ko yung predicament at nakita ko parang ang lakalaka ng maitutulong ko kung masasagot ko sila ng tama. Nung talagang, kasi ayok maging judgmental eh. Kasi, at saka pag sinagot ko talaga, hindi ko pinapasok ang aking alat eh. Tinitingnan ko yung problema nila eh. At paparo ko matutulungan. Mm-hmm. So, ganun yun. At saka hindi pa yun eh. Alam mo ngayon, lately, ang dami ko nakuha mga case ng HEPA-B. Ah. So far, nung una, nung mag-report ako sa'yo, noon aapat yung HEPA-B na nakapag-report sa akin eh. Pero lately, itong huling galing ko dyan, merong tatlo na ang naging problema ngayon, dati silang negative. Mm-hmm. Kaya sila nakaparating doon, pero ngayon mag-medical kasi magre-recontract, positive. Uh-huh. Di siyempre, hindi sila matanggap. Mm-hmm. So, uuwi yung mga yun? Ha? Uuwi? Uuwi talaga. In fact, dalawang may na. Yung isa nung abutan ko eh, hindi pa siya makadecide, pero ite-terminate na siya. Mm-hmm. No? Tinatapos na yung kontrata. Pero dapat kasi yan, hindi naman i-terminate kasi hindi naman sila makakahawa kung hindi naman talaga gagawin ng ano, di ba? Oh. Mm-hmm. So, saan nila nakuha itong HEPA-B na to? Okay. Ang HEPA-B kasi, ano yun eh, iba yan sa HEPA-E. Ang HEPA-E usually sa food yan eh, sa mga kinakain mo. Pero ang HEPA-B kasi, kalimitan, sa dugo. Sa body mm-hmm. fluid yan eh, sa dugo, sa seminal fluid, sa gamit mm-hmm. ng nanay, saka mm-hmm. sa vaginal secretion. So, ang isang pinaka-common source of transmission yan talaga is through sexual intercourse, pakikipagtalik na walang protection. At parang sa HIV. Mm-hmm. Tapos, sa pagpatali ng dugo, o di ka paggamit ng mga medical equipment sa hospital, paghihiraman ng toothbrush, paghihiraman ng razor, no, yung mga gano'n, pwedeng pakilingan, no? Yung dental treatment, no? Yung pagtato, kasi nga, pwedeng isalin sa dugo, lalo na kung yung mga sangkapan hindi malinis. Mm-hmm. Ngayon, itong mga ito na tinatanong ko, ano bang dahilan? Pero isa pa kasi nagiging problema, I don't know if I should say this. Ano? Huwag lang natin sabihin mga pangalan nila, Dok. Oo. Baka ako, mahirap eh. Oo nga. Pero ang sa akin kasi, kaya ako naman gustong i-brought up ito, gusto ko rin malaman, ano ba talagang nagiging problema? Kasi isa pang problema ang ano na matindi noon, di ba sabi ko sa masturbation? Mm-hmm. Kasi napansin ko, karamihan sa kanila, hindi lang sa kanila,